tayo ay may Espiritu ng Panginoon, ibang klaseng lakas, ibang klaseng talento, ibang klaseng puso ang gumagana sa atin, kaya nating maglingkod, walang maliit na tao sa Panginoon na tumatawag sa iyo. At nag-uumpisa po tayo ng panibago nating series. Ang title po ng series natin ay Make Your Life Count. Meron pong maliit na subtitle dito, di nyo lang nakikita, invisible. Live to make a difference. Okay, pumiyok na ako. Umpisa pa lang pumiyok na ako, so mauubos yung boses ko mamaya. Make your life count. Pag sinabi pong make your life count, anong ibig sabihin nun? Pwede mo bang bulong sa katabi mo? Anong ibig sabihin pag sinabing, oy, make your life count? Dapat may saysay yung buhay mo, di ba? Oy, make, pakisabi po sa katabi. Yung iba parang walang sinasabi eh. Sabihin nyo sa katabi nyo ngayon, make your life count. Yan, yan. Paano ba natin to gagawin? Makikita po natin yan as we study. Pag-usapan po natin ang 1 Corinthians. Natapos po tayo sa ating series na What's Wrong With Us. At may dalawang mukha po yan para hindi kayo magsawa. Pero, base po sa packaging ng What's Wrong With Us, nakita ninyo yung mga kapalpakan at kamalian ng mga Corinthian believers. Tama? Marami po silang naging problema. At pwede po na parang habang nakikinig kayo ngayon, ang nasa isip ninyo, bakit tayo nasa Corinthians pa rin? Baka may bagong kasalanan naman akong makita dito. Baka may bago na naman akong karumihang makita dito. Ano ba? Lagi na lang bang problema? Lagi na lang bang mali? Tingnan po ninyo ito. 1 Corinthians 1, 4-7. Ito po ang description ni Apostle Paul patungkol sa church in Corinth. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given you in Christ Jesus. May Kristo na sila. Tama, malinaw ba yon? Meron na. That in everything you were enriched in Him. Napagyaman na sila dahil kilala nila si Kristo. Totoong simbahan po ito. In all speech, all knowledge, even as the testimony concerning Christ was confirmed in you. Anong sinabi ng verse 7? So that you are not lacking in any gift. Wala po sa kanilang nagkukulang. Wala po. Binigay sa kanila, tinodo sa kanila yung gift, yung pagpapala para magamit in ministry. Tinodo yan sa kanila. Awaiting eagerly the revelation of our Lord Jesus Christ, who will also confirm you to the end, blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Kaya po natin sinasabi ito ngayon sa inyo. Ito po ang description ng mga Corinthians. Pero dahil sa mga kalokohan po nila, marami sa kanila hindi nagagamit yung gift. Hindi nagagamit yung pagpapalang binigay sa kanila ng Panginoon. Kaya sabihin po ulit natin sa ating mga katabi, make your life count, live to make a difference. Umpisahan po natin. Ano makikita nyo ngayong hapong ito? Tatlong punto. 3 A's. Triple A battery po natin ngayon. Abide, appropriate, at saka align. Abide, appropriate, at saka align. Ngayon, punta na tayo sa 1 Corinthians chapter 12. Sabi po ni Apostle Paul, now concerning spiritual gifts, okay? Pag nakita nyo po yung salitang now concerning, ang ibig sabihin nito, change topic tayo. Ibig sabihin, ang dami nang naging topic ni Apostle Paul, ang dami na niyang shinare, ang dami na niyang sinabi. Now concerning, pag ginano niya, ibig sabihin, maiba naman ako. Ito naman ang pag-usapan natin. Okay? Now concerning spiritual gifts. Ano naman yung spiritual gifts? Ang spiritual gifts po ay charismata. Charismata. Okay? These are special God-given abilities for service to the body of Christ. Binibigay ito ng Holy Spirit. At pag sinabing gifts, mga special na ability. At ang purpose nun, eh para maglingkod tayo. Okay? Now concerning spiritual gifts, ang sabi po ni Paul, I don't want you to be unaware. Anong ibig sabihin ng unaware? Sa Tagalog po, na medyo English, ang salitang yan, ang ibig sabihin is ignorante. Ayokong wala kayong alam pagdating sa spiritual gifts. Ayokong hindi nyo naiintindihan kung anong ibig sabihin ng spiritual gifts. Ayokong hindi nyo naiintindihan anong meron kayo na binibigay ng ating Panginoon.
Sabi po niya, you know that when you were pagans, ito po ay yung dati nilang relihiyon, dati nilang pananampalataya, bago sila naging Kristiyano, sila po ay mga pagano. They were pagans. Ano pong ginagawa ng mga pagano? Meron po silang sinasambang ibang Diyos. Pwede po yung istatwa, pwede po yung araw, sasambahin nila, lupa, sasambahin nila, yung buwan, sasambahin po nila, pwede pong mangyari yun. Ganun po sila dati. Therefore, I make known to you that no one speaking by the Spirit of God says, Jesus is accursed. Wala daw pong pwedeng magsabi niyan. Diba? And then, sabi, and no one can say, Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Sino po ang bida dito sa chapter 12? Ang makikita niyo pong bida ay ang Spirit ng Panginoon. The Holy Spirit. We are all aware of the Trinity. Tama, mali. Alam niyo po ba yung Trinity? Father, Son, Holy Spirit. Yung salitang Trinity mismo, bagamat hindi nakikita sa Biblia, dahil ito po ay ginawang tawag, no, collective name for them. But the three persons, our God is one. Shema, di ba? Sinabi po yan sa Old Testament, Behold, O Israel, the Lord your God is one. Iisa lang ang Diyos. But also, God exists in three persons. Our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So pag nakikita po niyo Spirit of God, Holy Spirit, it Diyos pa rin ito. Diba? Iisa lang siya. Hindi natin naiintindihan yan ngayon. Sabi nung ng mga nagre-reklamo, ang hirap na maintindihan yung Christianity. May Trinity. Nagre-reklamo. Pero kapag Marvel, okay lang sa kanilang multiverse. Gets na gets nila yung multiverse. Diba? Pero pag Trinity, ano ba yan? Trinity, labo niyan. Mga kapatid, huwag tayong ganun, okay? Iisa po ang Diyos natin. At ang bida dito ay yung ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin. Paano ba natin to na-enjoy? Paano po natin na-enjoy ang Holy Spirit? Sabi po ni Jesus Christ, Matthew 7:21-23, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Ano pong ibig sabihin yan? Yung atin pong pagsunod sa Panginoon, yun po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan, karapatan, na ma-access po yung pagpapala ng banal na Espiritu sa buhay po nating lahat. So tayo ba ay sumusunod? Yun muna ang unang tanong. Yung iba kasi, asan ang Holy Spirit? Di ko maramdaman ang Holy Spirit. Ang tanong muna, teka lang, nasunod ka ba kay God? Si God ba ang bossing ng buhay mo? Diba yung Lord, Lord, Kyrios yan eh. Si Jesus, lahat ng tao dito sa mundo, pwede nilang sabihin yan, Lord yan. Okay, Lord Jesus Christ. Pero sa buhay nila, hindi nyo nakikita na Panginoon talaga si Jesus Christ. Okay? Dapat po nakikita sa ating gawa. Paano natin yan magagawa? Ang sabi po ni John, abide. Si Jesus po ito, si John ang nagsulat. Sabi po ni Jesus, abide in me. And I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Napipicture nyo po ba yan? Kunyari po may ubasan dito. Hindi po pwedeng mamunga yung sanga dito kung hindi siya nakakabit doon sa main branch. Nare-realize po nyo yun? Ibig sabihin, kung gusto natin maging pagpapala rin tayo sa iba, mabless din natin yung ibang tao, siguraduhin natin nakakabit tayo sa Panginoon. Siguraduhin natin, we abide in Jesus. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa. Abiding in God's presence is important. Kaya po huwag kayong panghihinaan ng loob kapag kayo eh hindi... Pag kayo eh nagsawa ng mag-quiet time, sino po ba dito nagbabasa ng Biblia araw-araw? Napaka-honest po ninyo. Siguraduhin po ninyo, sa susunod na mag-preach po ako, pag tinanong ko po, sino nagbabasa ng Biblia araw-araw, mas maraming kamay ang tataas. Bakit kailangan po nating magbasa ng Biblia? Kasi yun po ang gabay. Huwag po kayong sa stars, huwag kayong sa horoscope tumingin. Yung iba sa inyo,
nag-aano ng horoscope eh. Hindi. Andito ang plano ng Diyos. Andito ang salita ng Diyos. Andito ang pangako ng Diyos. Dapat nakakabit tayo diyan sa kanyang salita. Malinaw po? Okay? John 15:26-27. Dinescribe po ni Jesus Christ ang Holy Spirit na helper, parakletos. Okay? Whom I will send to you from the Father, that is the Spirit of truth who proceeds from the Father. He will testify about me. You will testify also because you have been with me from the beginning. Anong purpose ng Holy Spirit? Kalimitan po, nakakalimutan natin na ang purpose ng Holy Spirit is to create faith whose principal pronouncement is the Lordship of Christ. Ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin is inaalaw niya tayo ideklara talaga ang pagiging Diyos ng Panginoong Hesukristo. Sa Kanya po yun ang gagaling. Kaya po kailangan ninyo ng Holy Spirit kapag po kayo, for example, mag-share ng gospel. Kasi kapag mag-share kayo ng gospel, tapos wala kayong, hindi kayo filled, hindi kayo empowered by the Spirit, anong mangyayari? Alam mo ba kung saan ka pupunta pag namatay ka? May impyerno. So mag-pray ka nito. Meron kayang mag-oo sa'yo. Pero kapag filled ka with the Spirit, konektadong puso mo sa Kanya, konektado ang lahat mo sa Kanya, nararamdaman mo, ito kailangan mo muna siyang alagaan. Ito may issue siyang kinakaharap. Anong issue natin, kapatid? Nasaktan ka ba sa relationship? Naku, alam mo, meron akong relationship na papakilala sa'yo na never makikipag-break sa'yo. Ganon. Di ba? O, ikaw ba gusto mo yumaman? Oo, dito sa mundo, lahat ng mga mayaman, iniiwan lang nila yung kayamanan nila dito. Hindi nila nadadalayan sa kabilang buhay. Pero yung totoong yaman ay yung alam mo kung sino ka at alam mo kung gaano ka kamahal ng lumikha sa'yo. Di ba? Pag ganon, mas makikinig yung tao sa'yo. And that can only happen if you listen to the guidance of the Holy Spirit in you. So, abide. Unang-una nating step, abide. Susunod po natin, appropriate. Tingnan po ninyo. Sabi dito, there are varieties of gifts but the same Spirit. There are varieties of ministries but the same Lord. There are varieties of effects but the same God who works all things in all persons. Ano ibig sabihin ng varieties? Ang ibig sabihin po niyan, sa normal na salita, division. Ibig sabihin, iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng binibigay sa ating gifts o karismata. Iba-iba tayo ng binibigay o pinagkakatiwalang ministry. Huwag niyo pong isipin na ako po bilang lalaki, pwedeng pumunta sa women's ministry. Dahil hindi ko po yun gift, hindi po yun ang binigay na gift sa akin. Hindi rin po pwedeng pumunta yung mga tatay at nanay natin ay mag-speak sila sa Elevate. For example, 'di ba? Kasi syempre hindi na sila nakakakonekta doon sa new generation. Iba-iba tayo ng ministries, iba-iba rin po ng effects 'yan. Pero anong pinakamaganda? It's the same Spirit, the same Lord, the same God. Kapag po inisip ninyo, itong Book of Corinthians, it really allows the church to be united. At nagtataka yung iba, paano nag-unite? Iba-iba nga sila ng gift. Iba-iba nga sila ng pinapakitang mga talento. Iba-iba sila ng pinapakitang kakayahan. Ang mag-unite po sa atin, iisang Panginoon. Siyang gumagawa nito para saan? For the common good. Ngayon, hindi kayo para mag-pray, Lord God, give me an spiritual gift. Give me a gift of ganito. Give me a gift of ganyan. Tapos gusto kong sumikat. Hindi po pwede yun. Kasi dapat inihingi mo yung gift or inihingi mo yung presensya ng Holy Spirit at dapat yun ay ginagamit mo for the common good. Ang tanong, kayo ba ay ginagamit nyo ba yan for the common good? Yung inyong mga giftings. Ano-ano bang giftings yan? Tingnan ninyo, verse 8. Meron pong word of wisdom. Meron bang wisdom sa mga... Isipin po ninyo, meron ba akong wisdom na sinabi? Yung wisdom po, hindi po yan yung 1 plus 1 plus 2 times 2 to the 4th power. Hindi po yun yung wisdom. Okay? Yung wisdom na yan is, kapag may problema yung kapatid mo, kakilala mo, kaibigan mo, parang pag nagbigay ka ng advice,
parang na-resolve mo na yung problema niya. Yun ang wisdom. Knowledge, pero iisang spirit. Faith! Ito pong faith, ibang klaseng gift yan. Yung alam niya sa sarili niya, hindi siya papabayaan ng Panginoon. Alam niya, hindi nagkukulang ang Panginoon. Alam niya, kapag ginawa niya yung kagustuhan ng Panginoon, hinding-hindi siya bibitinin ng Diyos na sinasamba't pinaglilingkuran niya. Yun ang gift of faith. Gifts of healing. Ito po, gifts of healing. Meron, marami po tayong narinig ng mga testimony patungkol dito. Isa po ito sa mga bagay na parang maraming tao, pinag-aawayan nila yan. Pero nakasulat yan sa scripture. Gifts of healing, effecting of miracles. In fact, even prophecy. Yung prophecy po, kadalasan ang iniisip natin, uy, may gift of prophecy yan. Oh, sige, pahula nga ako. Hindi po siya manghuhula. Yung gift of prophecy po, nagdideklara siya ng katotohanan. Naintindihan po natin? Pwede pong katotohanan in the future. For example, tumayo ako sa harapan ninyong lahat at sinabi kong magugunaw ang mundo. Magugunaw ang mundo at babalik si Kristo, kaya tayo'y magganito, ganyan, ganyan. Hindi ko hinuhulaan. Dinideklara ko ang katotohanan. Yung po ang prophecy. Yung iba sa atin ang iniisip, prophetic. Ha, prophetic, ito nahulaan niya. Hindi po manghuhula yan, okay? Prophecy, ibig sabihin galing sa Panginoon, sinabi mo sa iba, pinahayag mo sa iba. Prophecy yan. Various kinds of tongues, mamaya pag-uusapan natin ito. But one and the same Spirit works all these things. Iisa lamang ang kumikilos sa lahat ng mga gifts na ito, at ito ay ating Panginoon. Iba-iba po ang mga gifts. Pag tumingin kayo ng Romans 12 verses 3 to 8, may prophecy, service, teaching, exhortation, giving, leadership, at mercy. Pag tumingin kayo ng 1 Corinthians 12, mas marami. Wisdom, knowledge, faith, miracles, healing, prophecy, discernment, helps, administration, tongues, interpretation. Whew. Ephesians 4, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers. 1 Peter 4, dalawa lang ang binanggit. Speaking, tsaka serving. Iba-iba. Ibig sabihin, hindi lahat nakasulat sa iisang portion, pero lahat ng ito, sigurado tayo kung kanino galing. Kaya dapat we learn to appropriate kung sinong sinasamba natin. Yung iba po sa atin, kapag nakarinig tayo, uy, may prophet kaming kilala, ang galing. Parang kala mo naman yung buong pagsamba nandun na sa prophet. Di ba? Pinakamahirap po yun sa lahat, yung may magpapakilala sa inyo, propeta ako. Ako'y propeta. Ako'y propeta. Walang ganon. Hindi ganon. Bakit? Kasi kapag meron tayong spiritual gifts, ang goal natin, ituro ang tao kay Kristo. Kung tinuturo natin ang tao sa sarili natin, alam mo ba ang gift ko? Ang gift ko ay miracles. And the miracle is you. Mga ganyan. Bigla may kinilig naman dito. Hindi pag ganon. Di ba, hindi mo pwedeng ituro sa sarili mo, alam mo, ang gifting ko eh mercy. Kaya sige, pinapatawad na kita. Hindi! Dapat tuturo mo sa Panginoon. Kaya ka may gift, kasi gusto mong makita ng tao na pinagpala ka ng Panginoon at pwede rin siyang pagpalain ni Lord kung magtitiwala siya at ibibigay niya yung kanyang buhay sa Panginoong Hesukristo. Malinaw po ba tayo, mga kapatid? Wag na wag po kayong maniniwala na ang spiritual gifts eh para ibida natin yung ating mga sarili. Pag ganun ang spiritual gift mo, spiritual sin yun. Kasi ang binida mo, sarili mo eh. Sa church daw, apostles, prophets, teachers, miracles, healing, administration, kinds of tongues. Ano pong sinasabi dito? Hindi naman lahat tayo apostle, di ba? Nakikita nyo yan, yung verse na yan. Hindi naman lahat tayo prophet, di ba? Hindi naman tayo lahat teacher, di ba? Hindi naman tayo lahat nagmi-miracles, di ba? Ano sinasabi ni Paul dito? Hindi eksklusibo yung handog na binigay sa inyo. Okay? Hindi exclusive lang. Hindi pwede tayo magbida-bida. Oy, dapat lahat tayo kaya nating magganito ha. Dapat lahat tayo magganito tayo. Iba-iba yan. Kasi kunyari, wala naman siyang kakausapin. Bakit siya bibigyan ng ibang lingwahe? Bakit siya bibigyan ng gift of tongue? Hindi naman siya nagmi-mission trip. Pero yung mga nagmi-mission trip, kailangan nila mag-aral mabilis ng panibagong mga salita.
At yung pag-aaral na yun, natutulungan sila at mabilis nilang nagagawa, nakakapagsalita sila ng ibang lingwahe. Pag nagpipreach, hindi naman po lahat ng tao, sabi, may gift of preaching, or teaching, lahat tayo magturo na. Hindi tayo lahat makakatungtong dito. Pero, lahat tayo, may mga kakilalang pwede nating turuan. Ano ibig sabihin dito? Hindi tayo pare-parehas ng regalo, kahit yung healing, yung tongue, hindi tayo pare-parehas, pero lahat po tayo binigyan ng abilidad to serve the Lord and expand His kingdom. Gustuhin po ninyo yung spiritual gifts hindi para sa sarili, kundi para paglingkuran ng Panginoon at palakihin pa ang kaharian ng Panginoon. Nasa ikatlong punto na po tayo at malapit na po tayong magtapos, isang oras na lang. Alignment. Bago natin puntahan yung 1 Corinthians, punta muna tayong 1 Peter chapter 4. Sabi dito ni Peter, as each one has received a special gift. Bawat isa sa atin may handog na binigay ang Panginoon. Hindi lang natin alam kung anong binigay sa inyo, pero may binigay po sa inyo. Yung iba yata, gift of closing their eyes. Simula nung nag-umpisa yung service, nakapikit eh. Hanggang ngayon, time nyo na po dumilat. Bumalik na kayo sa earth. Each one has received a special gift. Employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Gamitin ninyo at ipakita ninyo ano yung kailangan makita. The manifold grace of God. Ibig sabihin, itong mga ginagawa natin in church or in our office or in our school, it has to come from one purpose. Isang planong sinusundan natin at yun ay plano ng Panginoon. Kung kayo ay nagsasalita, speak the utterances of God. Kung kayo ay nagsaserve, serve by serving by the strength which God supplies. So that in all things, God may be glorified through Jesus Christ. Balik tayo sa 1 Corinthians 12. Even as the body is one and yet many members. Iisa lang po ang CCF. Kunyari, as a church, iisa lang tayo. Pero iba-ibang tao tayo, iba-iba tayong tao dito. Meron ditong, ayoko na lang magsalita. Meron ditong gifted on this part. Meron ditong ganito ang gift. Meron din dito sa CCF. Ngayon palang kinikilala ang Panginoon ng mas malalim. Iba-iba tayo, pero iisang katawan tayo. Diba? All the members of the body, though they are many, are one body also in Christ. One spirit baptized into one body. Kaya po tayo kahit sa pagkakaiba-iba natin, pwede tayong maging isa ay dahil pinagdurugtong tayo ng banal na espiritu. For the body is not one member but many. Ito sinabi ni Paul. Tingnan ninyo ha. If the foot says, nagsalita ang paa. Sabi ng paa, hindi naman ako kamay. Ayoko na lang maging parte ng katawan, tas umalis siya. Sa palagay niyo, ano mangyayari sa atin? Di ba? O sabi dito, ako, sabi nung tenga, ano ba yan? Walang nagsasabi sa akin, beautiful ears. Lahat na lang, beautiful eyes. Ayoko na maging tenga. Meron bang ganun? Hindi niya pwedeng iwanan yan. Walang mas maliit na parte ng katawan sa ating lahat. No, lahat yan may purpose. If the whole body, tingnan mo ha, kung buong katawan mo, mata, sige. Sabi ng tao sa akin, ang ganda ng mga mata mo. Sana naging mata na lang ako. Di ba, may nakarinig na kayo ng ganon? Uy, ang ganda naman ng smile mo. Smile lang. Ang ganda naman ng buhok mo. Buhok lang. Sana naging buhok na lang ako. Yan yung mga gusto nating joke, di ba? Ang sabi dito, hindi pa pwede. God has placed the members, each one of them. Bawat isa may ambag in the body just as He desired. Kagustuhan at disenyo ng Panginoon yan. If they were all one member, where would the body be? Paano pa siya naging katawan? Kung isipin niyo po, ngayon, ako ay mata. Paano ako nagpipreach? Di ba? E di nagtinginan lang tayo dito. Tapos nakita nyo, pag nakatulog ako, kasi hindi na ako nakakasalita eh. Di ba? Kayo, ngayon naka-face mask kayo. Kaya hindi ko alam kung natatawa kayo. Kaya pag nakapikit kayo, hindi ko alam kung nagpipray kayo. Jesus name, in Jesus name.
Kasi nakaganyan lang kayo. So akala ko natutulog kayo. Oh, there were many members but one body. So that there may be, fast forward ako, verse 25. So that there may be no division in the body, but that the members may have the same care for one another. Pag po, if one member suffers, all members suffers with it. If one member is honored, all members rejoice with it. Now you are Christ's body, individually members of it. Bawat isa mahalaga, pero bawat isa kumikilos at yung pagkilos natin ang nag-glorify, ang nawo-worship, ang nagiging bida, Panginoong Hesukristo. Malinaw po ba tayo doon? Si Kristo ang pangalang inaangat natin. Hindi CCF, hindi Paul De Vera, hindi Peter Taji, Pastor Bong, Pastor Ricky, and lahat ng mga pastor natin dito. Hindi. Ang bida dito, si Jesus Christ. At yon ang ibabahagi ninyo sa iba. Sabi po ng tula, we are the body of Christ. He has no hands but our hands to do His work today. He has no feet but our feet to lead men in His way. He has no voice but our voice to tell men how He died. He has no help but our help to lead them to His side. Here is the supreme glory of the Christian man. He is part of the body of Christ upon earth. Parte tayo ng katawan ng ating Panginoon. That is a wonderful benefit. Pero ito ang pinakahuling verse natin ngayong hapon. Earnestly desire the greater gifts, and I show you a still more excellent way. Pwedeng umuwi kayo ngayon at ang nasa isip niyo, sana may gift of prophecy ako. Sana may gift of teaching ako. Sana may gift of healing ako para mapagaling ko yung mga kapamilya kong may sakit. Sana may gift of giving ako para makatulong ako sa iba. Hindi po yun yung take home. Ang take home po natin, sana nasa akin ang banal na Espiritu ng Panginoon. Dahil pag nasa akin ang Spirit ng Panginoon, kaya ko lahat yan. Magagawa ko yan. Mapaglilingkuran ko ang Diyos. Kasi alam ko, hindi na ako ang gumagana. Diyos na ang nagkukontrol sa akin. Yun ang purpose po natin. Sabi ng aking boss, the greatest impact we can make is to connect people to Jesus. Hindi man ito ang gift mo, hindi ito ang gift mo, pero lahat tayo, hindi mo kailangan ng gift para sabihin na mag-share ka ng gospel. Hindi. Lahat tayo binigyan ng karapatan, binigyan ng kakayahan, binigyan ng lakas, ng talino, ng puso na ibahagi yung mabuting balita. Lahat tayo dapat kumikilos. Hindi trabaho ng pastor yan. Yung iba sa atin, mag-i-invite nga ako para ma-share ng gospel yung ka-opisina ko. Hindi! Ikaw na kasama sa office, mag-share ka. Ikaw na kaklase, mag-share ka. Ikaw na nakaramay sa chismisan, mag-share ka na. Mag-share ka ng mas maganda. Hindi lang chismis. Ikaw na merong touch point sa ibang tao, gamitin mo yan, ikonekta mo sila kay Jesus. Yun po ang challenge natin. Ano ang malungkot na balita dito? The greatest tragedy is to use your God-given gifts for self-fulfillment. At ito ang aking paalala sa ating lahat. Pwede niyong sabihin na may gifts sa inyo ang Panginoon, pero kung ang bida sa buhay ninyo ay sarili lamang ninyo, nasasayang ang gift. Nasasayang yung hinahandog po sa inyo. Ngayon, sabihin natin, ano ba yan? Ano? Gusto ko ng gift na ganito. Gusto ko ng gift na ganyan. Gusto ko ng gift na ganito. Pero alam niyo ba pinakamagandang gift? Ang pinakamagandang gift, pinaka nakaka-bless na gift, pinaka-importanting gift, pinaka-importanting regalong binigay po sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Dahil kay Jesus Christ, nagbabago po ang buhay. Dahil kay Jesus Christ, yung mga lumuluha, pinapawian ng luha. Yung mga nasasaktan, yung mga may sakit, gumagaling. Dahil kay Jesus Christ, yung mga wala ng pag-asa, nakakakilala ng pag-asa, ng tunay na pag-asa. Dahil kay Jesus Christ, nababago ang buhay ng tao. Itong pinakamagandang handog na binigay sa atin. And if you want your gifts to be used, you first have to tell God, Lord, I want Jesus in my life.
I want Him to be seen in my life. Hindi ako ang bida, hindi para sa akin ito, Lord, para sa iyo ito. Jesus, take full control. Will you do that today? Will you commit your life to Jesus? Tayo po ay magpe-pray. Let's put ourselves in the most holy presence of God. Unahin ko pong ipag-pray yung mga Kristiyanong matagal na pong naniniwala sa Panginoon. Ang laman po ng ating puso as we approach the throne of our Heavenly Father. Panginoong Diyos, maraming salamat sa handog na binigay mo sa amin at sa paalala na kami po ay binihayaan mo ng banal na Espiritu para pag-alabin sa aming puso yung aming kakayahan na ibigay yung iyong katotohanan, yung ibigay yung mabuting balita sa iba, yung maglingkod para sa iyo, Panginoon, at makita ng ibang tao sa amin, sa aming buhay, na kami ay naglilingkod hindi sa sarili naming lakas, kundi sa lakas ng aming Panginoon na nananalaytay sa aming puso. Panginoon, iniangat po namin sa inyo ang simbahang ito. Kayo ang kumilos, kayo ang gumamit sa bawat isa po sa amin upang mas marami pang taong makakilala sa iyo at mas marami pang taong makaranas ng ganitong klaseng buhay. Pero habang tayo po ay nagdadasal ngayong hapong ito, mayroon pong mga nakikinig sa atin, yung ilan sa inyo kasama namin ngayon or nanonood kayo online. Hindi nyo po na-experience ito dahil hindi pa ho kayo sumuko sa ating Panginoon. Kailangang kilalanin niyo po siya bilang inyong tunay na Diyos, tunay na tagapagligtas, at siya po ang masusunod sa inyong buhay. Kung kayo po yan at kumakatok ang Panginoon sa inyong puso't damdamin ngayon at sinasabi, anak, panahon na, sumuko ka sa akin, ibibigay ko sa iyo yung biyaya na hindi matatapatan ng kahit anong pansamantalang biyaya. Bibigyan kita ng kapayapaan, bibigyan kita ng kaginhawaan, bibigyan kita ng presensya ko. At dahil sa presensya ng Panginoon sa buhay mo, sapat ang lahat na handog niya. Kung ikaw ang taong yan, gusto kitang ipagdasal ngayong hapon o ngayong gabing ito, maaari ka bang tumayo para makita kita? Walang taong nakatingin sa iyo ngayon, at ito ay desisyong ginagawa mo, desisyon para sa Panginoon. Kung tinatawag ka ng Panginoon ngayon at sinasabi ng Panginoon sa iyo, anak, akin ang buhay mo. Gagamitin kita. Pagpapalain kita. Pero kailangan mong kilalanin kung sino ako. At ito ang kanyang pangalan. Ang Diyos ng sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo. Sa kanya tayo sumusuko. Nakikita ko po kayong mga nakatayo ngayon. Panginoon, alam mo po ang laman ng puso ng bawat isang tumayo ngayong hapong ito o gabing ito. Kumakatok kayo sa kanilang mga puso. Nakikita po ninyo yung kanilang mga pinagdaanan, mga pinagsisisihan, yung mga dalamhati sa puso nila. Ngayon, Panginoon, magpakilala po kayo sa kanila. If you are standing up, why don't you say this prayer? Panginoon, I acknowledge you. Kinikilala kita. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang masusunod sa aking buhay. Pero ikaw rin ang aking tagapagligtas. Kaya inilalagay ko po lahat ng aking pagkakamali, lahat ng aking mga kasalanan ng pinagsisisihan na. Ibinababa ko po sila sa paanan ng krus ng Kalbaryo. At Panginoong Hesukristo, kinikilala kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Manahan ka sa aking puso, manahan ka sa aking buhay at pagpalain mo kami, Panginoon. Gamitin mo ako para magbago ang buhay ng ibang tao. Gamitin mo kaming lahat, O Diyos. At para sa aming lahat po sa simbahang ito, Lord Jesus, will you make your presence manifest in our lives so that we can make our life count and we can make a difference. All glory, honor, and praise belong to you, our God, our Savior, our King. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen and Amen.